Yo guys, so yun, we are back. Kuya Phil is finally back, and well, kinda back, but yun. So first thing, and I just wanna say sorry ulit, diba? Kasi matagal tayong di nakapag-upload or nakapag-update sa ating page. And same actually sa Potato SMP, medyo hindi na ako nakapasok dun since may kailangan lang tayong harapin in real life. So, yep. So, that's the only reason, guys. Medyo busy lang si Kuya Phil. And, yeah. So, ngayon, medyo may time tayo para mag-relax, kumbaga, no? And, ayan. So, naisip ko lang na bumalik ulit sa pagre-record or to play Minecraft. Yun. So, meron lang tayong different approach this time. And, yun is, we're going to play a mod pack. Yun. And yung mod pack na to is Auto Terraformacraft. Yun. So, sa mga hindi pa nakakaalam nung mod pack, ayan. So, linaro actually ito ni El Mango. May series actually siya about dito sa mod pack. So, kung gusto nyong makita kung paano siya laruin, or kung gusto nyong i-explore yung mod pack with me, and so, stay tuned lang guys. So, yan. So, again, so yung mod pack is Auto Terraformacraft. So, composed siya ng two main mods, which are Create saka Terraformacraft. So, ayan. So, ano nga bang meron dito sa mod pack na to? So, ayan, create tayo yung new world. So, ayan, kung nakikita nyo may world dito, ayan. So, nag-test run ako para malaman lang yung basics or para tingnan kung ano yung kailangan natin gawin, di ba, pag nag-create tayo ng new world. So, yung mga basics lang, ayan. So, hindi ko pa naman in-explore totally yung buong mod pack, ayan. Pero, kung gusto yung mas malaman in-depth, and because I think tapos na yung series ni El Mango. So, ayan, pwede nyo yung panoorin yung videos niya. But, yeah. So, create tayong bago. So, tawagin nating ATFC Journey. Journey. So, gawin nating hard. And, yeah, survival. So, ayan. So, itong mod pack na to, kumbaga is, ano bang tawag, anong term na to? Tinweak ngayong vanilla in a way na mas realistic siya. Ayun. So, kumbaga may pagka-hardcore in a way na hindi naman mawawala yung world mo pag namatay ka. Pero, yung hardcore na part is yung progression. Ayan. So, ayan. Oh, and may shaders nga pala tayo. Try natin lagyan. Ooh! Nice! So, ayan. Kung makikita nyo, may iba't ibang types of trees na tayo. Ewan kung ba't naka F5 ako. Ayan. Ayan, ano pa bang bago? So, ayan. Meron tayong minimap. Meron tayong... Wow! Ang nag-update yung block. So, meron tayong, kung nakita nyo, may indication kung ano yung tinitingnan nating blocks. Ayan. And kung makita nyo rin, may mga sticks and twigs. Ayan. And sa inventory natin, and may parang inventory tayo dito sa right side. And don't worry guys, hindi naman siya creative. Ayan. So, hindi natin siya madrag. Kumbaga, ito lang yung base natin para sa mga recipes. Ayan. And then, so dito sa ating inventory, mayroon tayong calendar. Ayan. So early summer, Saturday, June 1. Yung ating nutrition. Ayan. So food. So may ganito guys kasi itong mod pack is i-force ka nilang kumain ng different types of food.
Kasi meron ata tayong anong food something to. Terraform craft ba? Ayan. So, ayan, maraming types of food. Ayan. Kasi kung hindi natin ibabalance yung nutrition natin, guys, kung makikita yung ating health bar, so 850 over 850, so pwede siyang bumagsak. Dun sa test world ko, I think yung pinakamababang nakita ko is like around 200. Yeah. So, ayan. So, nagkukulit lang tayo ng twigs para maging stick and a rock. And also, meron tayo ditong climate. So, makikita natin yung region natin. Nasa high altitude continent tayo. Average temperature is 3.4. Annual rainfall, current temperature. So, bakit nga ba may mga ganito? So, dito guys, nakadepende yung mga crops sa temperature or sa season. So, meron tayo ditong autumn, summer, winter ata. Yeah. And may spring din pala. So, ayan. So, magbe-base yung mga crops natin sa weather and temperature. And also, meron tayo ditong book. So, ito yung guide sa Terra Firma Craft. So, dito mo makikita yung mga basic about sa mod pack. So, ayan. Bits, fire, pottery, ayan. And pinapakita dito kung paano makukuha yung mga certain items. Ayan. So, yeah, let's get started. And kung makikita nyo rin pala guys, aside dun sa ating health bar, meron tayong dalawa pang bar sa right side. Which are yung ating at thirst, saka hydration natin, and then yung ating food bar. So yung blue is yung hydration, and then yung green is yung sa food. So ayan. So unlike sa vanilla Minecraft, diba, pag nag-start tayo ng game is magpa-punch ka agad ng tree. Ayan. So dito tinanggal yung process na yun. Ayan. So para makapag progress tayo dito, so kailangan natin pumulot ng sticks. Ayan. Ayan. So sticks din to, pwede mo siyang i-craft na ganyan. Ayan, para makasave ka ng inventory. Or pwede mo siyang gamitin as is na twig lang siya. So considered na siyang stick. Ayan. And dun sa mga rock naman natin. Ayan. So kailangan din natin kumuha nito. Dahil ito yung first na material para makagawa tayo ng tools. So gawa tayo ng tools. So yan, magra-racknapping tayo. So para makagawa tayo ng axe. So ituturo naman dito guys kung paano. So ayan. So magna-napping tayo. Then susundan lang natin yung pattern. So ayan. So yan, for the axe. So gawa pa tayo isa. Kasi basing dun sa aking test world, madali lang masira tong mga to. Kailangan natin ng at least 2 of each. And then knife. Ayan. So kakraft lang natin siyang ganyan. Shovel. Then axe. Ayan. And then gather tayo ng konting wood. So chestnut. Ayan. And also guys, dito sa mod pack na to, unlike sa vanilla, diba, may yung mga items is nag-stack up to 64. So dito limited siya. So magbe-base siya sa weight. So ang weight nito is medium, and then yung size is very large. So ayan. So yung mga ganyang item is umabot lang siya ng up to 16 stacks. So yun, talagang madaling mapuno yung inventory natin dito. So as much as possible, i-organize natin yung mga items natin. Yun. So, kailangan pa natin. So, yun, may malaking uwak, no? Yo! Bakit isa lang nakukuha ko? So, that's one thing, guys. Diba? Kahit ilang lag siya, pero I think naka-base yung amount na makukuha mo sa tools na ginagamit mo.
So yun, tatlo yung nakuha natin. And kung makikita yung durability ng tools, di ba? Ang bilis lang maubos. Ano, 16. Kuha pa tayo ng kahit 2 stacks siguro. Yo! So yun yung mangyayari guys. Kapag nasira yung ating tools, hindi masisira total yung puno. Oops, plus. So try lang nating mag-focus sa isang type of wood para hindi siya sagabal sa inventory. 9. Konti pa. Thirteen. Plus. And boom. Saktong 2 stacks. Nice. Okay, so next naman na kailangan natin hanapin is clay. So yung clay is dun tayo makakapag-craft ng molds. Molds, yan. Para makagawa tayo ng mga molds. Umagan to guys. Ito, unfired. Yan. So ito yung sinasabi ko sa progression guys. Hindi tayo pwedeng mag-jump agad sa certain tools. Diba? So may kailangan tayong daanan, which is ito nga, itong mga to. And sa clay, kung nakita nyo dun sa book, ayan. Clay is incredibly useful. So ayan, so may mga sign, so may mga flower, mga types of flower. Ayan. Kung saan natin siya makikita. So I think, sa test world ko and based dun sa nakita ko, sa mga videos. Ayan. Yung mga ganito, kita nyo ito, nagkukumpulan na flower. Unlike, compare mo dito, so separate sila sa ibang types of flower, no? Unlike, pag ito, ayun, no, magkakadikit. So, may chance na may clay dito. So, try natin. Oo, see? And meron nga. So, hindi lang yung gantong types ng flower. Sometimes, is, ayun nga, based sa book. Ayan, depende. Ayan. Diba? So, swerte tayo at meron tayong nakita kaagad. Kasi may certain biome dito na talagang walang clay. So, yun tayong mahirap. So, yun, gather lang tayo dito ng resources. So, I think kukunin natin lahat. Kasi baka ito na lang yung clay na meron dito sa area. Sana spruce. So yan, may warning sa kung nakikita yan, may warning. I think dahil yan dito sa inventory something na mod, i-inform ka kung masisira na yung tools mo. So paggabi na rin. So maganda naman dito guys, walang mobs actually na mag-spawn above ground as long as may skylight, may lamok, ayan. As long as may skylight, so yun. So makaka-encounter lang siguro tayo ng mobs sa mga man-made na building na wala masyadong light source. And also sa caves. But, yeah. Oh no, madilim. Wala akong makita. So, buti na lang medyo maliwanag sa recording. So, yun. Naku, sira na yung ating tool. So, craft ulit tayo. Yay. So, kunin lang natin lahat po. Well, you know what? Hindi, wag na lang. So, magbibuild sana ako ng campfire. But,
nagbe-base na lang ako sa recording. Naka-pull up yung prism ko sa isang screen. Kunti na lang. Umabot ka. Sakto. Oh, saktong sira. Alright. So, since meron na tayong clay, so mag-start na tayong mag-craft ng essential items na kailangan natin. So, ano nga ba yung mga essential? So, as what I mentioned before, and kailangan natin i-organize yung ating inventory or yung ating, let's say, inventory space. So, para makapag-add tayo, kasi mabilis lang talaga mapunin yung inventory dito eh. Kasi yung iba nga, 16 lang yung stocks. And yung iba, 32, and so, para makapagdagdag tayo ng space. So, magka-craft tayo ngayon ng vessel. Ayan. So, itong vessel, ang main purpose talaga niya, guys, is para i-preserve yung food mo. Ayan. Kasi may expiration din dito yung mga food. Ayan. So, apat. Yeah, I think apat is okay na. Then, gawa rin tayo ng bowl. Oh, sumobra. Yan. Ito ba yun? Yes, sir. Yan. So, don't worry guys kung linaro nyo naman itong mod pack. Makikita nyo naman dito yung recipe. Yan. So, medyo na-memorize ko lang. So, ang gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng pit kiln. So, ito yung kumbaga parang primitive na way natin para magluto ng items. So, kailangan natin lutuin to. Yan. Kasi unfired vessel pa lang siya. So, hindi natin siya magagamit. So, pag ni-right-click mo, supposed to be, mag-open siya. And then, may 4 slot. Parang ganito. And pwede kang maglagay ng items. So, yun. So, kailangan natin siyang lutuin. Gamit tong pit kiln. Yan. And sa pit kiln, kailangan natin ng logs. Ayan. Kaya tayo kumuha ng logs. And straw. Yan. So, makukuha natin siya using hoe and knife. Ayan. So, sa mga grass. So, yun yung reason kung ba't tayo nag-craft ng knife. No? Okay. Walang tayo ng straws. Mali. So, I think hanggang masira yung knife natin. Para in case. Yun, sakto. So, para sa pit kiln, ayan. I think andito rin naman siya eh. Sa book. Pits. Fire pit. Wala dito. Fire pit kilns. Ayan. So, ituturo niya dito, guys. Kung paano gumawa ng pit kiln. Ayan. So, use 8 logs on the pit. Place up to 4 items down in 1x1 hole. With V. Ayan. So, yun nga pala yung nakalimutan kong sabihin. So, ayan. So, para ilagay siya. Ayan. Kailangan mo pindutin is V. Ayan. So, kailangan natin ng 8 na straw. Each hole. And then, 8 logs. Yan. Then, sisindihan natin siya gamit ang fire starter. Yan. So, dalawang stick. And then, hold mo lang yung right click. And, boom! So, ngayon, waiting time, 8 minutes is... Uy! So, after 8 minutes, and maluluto na siya, wala nating antayin. So, I think takedown na bago pa sunugin ng ating pit kiln. I think enough ko naman yung fire spread. Pero,
just to make sure. Tapos nag-spread pa rin naman siya. Weird. And ano pa ba pwede nating gawin habang nag-aantay? So sadly madilim eh, kaya hindi tayo makapag-explore. But yeah. So ito yung mga pwede mong tignan or basahin as guide. Ayan, kung paano mag-advance. Ayan. But don't worry guys, papakita ko naman kung paano. So okay na yung sticks natin. So 6 minutes. So I think antayin ko lang to guys. Then continue tayo sa exploration. Alright guys. So ayan. Natapos na rin siyang maluto. Ayan. So pwede natin siyang kunin. Pero kung mapapansin nyo guys, may orange bar or may something sa baba niya. So meaning mainit pa siya guys. So hindi pa natin siya pwedeng buksan. Too hot to open. Ayan. So unlike sa bowls, ayan, pwede na natin siyang gamitin. And para gamitin to guys, a shift right click. So ang gamit na ito guys, pwede lang gumawa ng salad. Ayan. Para sa food natin. And medyo nawawaw na tayo kung makikita yung ating hydration. So, kailangan nating uminom. So, punta ka lang sa any lake or pond. Then, right click. So, yeah. Let's start our journey. So, I think maganda magpa-west. And so, straight west lang tayo. So, ano nga bang hahanapin natin? So, una, food, ayan. And then, pangalawa is copper, ayan. So, isa rin pala yun, guys. Unlike sa vanilla, guys, pag maghuhukay ka, is may a chance na may mga ores kang mahanap, right? Or, let's say, sa any caves, ayan. Is may mahanap kang ores, ayan. But, dito, guys, ayan, kung makikita nyo to, limonite. Ano to? Cast iron. So, yan. Iron siya. So, mag-mark lang tayo dito. Ayan. So, pag may ganito sa isang area, guys, meaning, hindi ko alam yung exact na number ng blocks. Eh. Pero, within the perimeter nito is may deposit ng limonite. And, kailangan mo hanapin yung deposit na yun. And meron namang tool na pwede kang gamitin, which is yung prospector's pick. And ituturo niya or i-guide, o parang ganun, ituturo niya kung saan yung deposit nung material. And pero sa ngayon, ito iron, hindi pa natin kayang gamitin or yeah, hindi pa natin siya pwedeng gamitin or i-craft as a tool. Kasi kung makikita nyo, kahit may logs tayo guys, tayo, hindi tayo pwedeng mag-craft ng planks. Yan. Or crafting table. Kasi may kailangan tayong tool para magawa ng planks. So, yan. So, ito yung mga food. Mayroon tayong rye. Yan. Okay. So, ito siya. So, makikita nyo, may expiration siya. So, July 5. In 1 month and 3 days, mag-expire siya. So, para maging edible siya, kailangan natin siyang i-craft. Ayan, para makuha ng rye grain. Ayan. And ang pangit dito is wala siyang nutritional value. Saturation lang. But, yeah. Ayan. And kung makita nyo, 11 months na siya, di ba? Pero pag nilagay pa natin siya sa vessel, maging 1 year 10 months. So, ayan. Yun yung purpose talaga ng vessel. Pero pwede mo rin siyang lagyan ng any items. Like, ayan. Di ba? So, yeah.
continue lang tayo hanggat makahanap tayo ng copper. Ayan. And one more thing, guys. Kung sa vanilla Minecraft, pwede kang mag gumawa ng cobble pillar or dirt pillar. Dito, hindi, guys. And affected siya ng gravity. So, ayan, talagang ayan, may clay dito. Kailangan nating what do you call this? Bismuth. So, hindi tayo basta-basta makakapag-build din ng base. So, imamark lang natin yung mga ores na nakikita natin. So, sa bismuth, hindi rin siya craftable as tools. May garlic dito. So, ang talagang kailangan nating hanapin is copper. Kasi yun yung, kumbaga, foundation ng lahat dito sa mod pack na to. So, hahanap lang tayo ng copper deposit or sign na may copper. No. So, yay, yay, yay. Alright, guys. So, and tinatry ko pa rin maghanap ng copper, ayan, pero makita yung nasa likod natin, ayan. May mga wolf, ayan. So, yan yung mga pwede nating ma-encounter na pwedeng pumatay sa atin. Ayan, kahit walang mobs, guys, pero kalat yung mga wolf pack, ayan. So, kailangan nating lumayo. Kasi wala pa tayong armor or protection. Yan. I mean, nahanap na lang gold deposit dito. Kulat ako. Silver. Okay. So, may silver deposit somewhere here. Ano to? Silver. So, i-mark lang din natin sa map. Silver. Ayan. And, yeah. So, in F5 ko, guys, kasi mas madali siyang tignan. Copper na ba to? Bismuth pa rin. Oh, no. So, ito yung isang parang grindy na part dito, guys. Is talagang pipilitin kang mag-explore para makahanap ng ores or mga materials na kailangan mo. Ito, ano to? Bismuth pa rin. Ayan. So, nauuhaw na tayo, guys. Ayan. So, yung exploration na feature sa akin is okay lang. Sa umpisa kasi since parang bagong world naman. So, maganda rin mag-explore. Pero, siguro in the long run, parang
ma-exhaust ka na kasi sobrang lalayo nung part nung map kung saan kailangan mo yung material, no? So ito, pwede na tayong gumawa ng salad actually. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Then, 1, 2, 3, 4. So hindi naman siya kailangang magkakaiba, guys. Pwedeng puro garlic lang. Ganun. Puro garlic lang. So up to 5 slots siya. So 5 types ng vegetable and fruit, I think, is pwede. Ayan. So kain mo tayo dahil mababa ng ating hunger bar. Ayan. So ituturo naman ng book kung saan mo mahahanap yung first na hinahanap mo. So ito, copper. So mahahanap natin siya sa part kung saan may rhyolite, basalt, andesite, and dacite. So, itong area natin is granite. Sama ba yung granite? So, hindi. So, malabong mayroon tayong mahanap na copper dito. Dito, limestone. Wala rin. Tama ba? Igneous. Extrusive. So, yeah. So, kailangan natin maghanap ng area kung saan may dacite, andesite. Ayan. Saan nga ba meron? Granite. Wala sa granite. Limestone. Pero I think hindi naman siya totally nawala. May chance pa rin na may may mga area kung saan meron pa rin. Kasi ang alam ko sa test world ko, diorite ata yung area ko dun. And may copper pa rin naman akong nakita. Medyo rare nga lang siguro. Ano to? Wild cabbage. Do we still have food? Yeah, pwede pa yun. So hindi ka naman magugutom dito basta-basta. Marami namang nakakalat na food. So igagather mo lang siya. Ang mahirap lang is yung inventory management mo. Since mabilis talagang mapuno yung inventory kasi may seed. Ayan. Ito yung kailangan natin para makapag o kailangan natin i-plant para dun sa certain food. Ayan. So, pa-south tayo. Sabi ko pa-west lang sana tayo eh, pero sige, try nating magpa-north. North, north, yan. And aside sa copper, guys, kailangan din natin maghanap ng jute. So, isa siyang plant. Yan. So, marami tayong pwedeng i-craft gamit yung jute. So, yung search natin dito. Jute. Ayan, so ito siya ganito. And then, usage. Ayan. So, kailangan natin siya para dito sa burlap cloth. Which is, kailangan sa windmill, filter, and ano to? Iron flask? Water flask. Ah, okay. Parang aqua flask. Okay. Kulat lang tayo ng food. And continue. Continue lang natin maghanap. Come here, piggy. Oh.
Yo. Oh no. Can I get up? Oh no. Oh, dito. Shovel. Alright guys, sa wakas, may nahanap na tayong copper, and so ito guys, and so 10 MB of copper, and so meaning, around dito may copper deposit, so kailangan lang natin i-mark sa ating map, and so collect tayo ng at least 30 pieces ng ganito. Kung mamalasin tayo guys, kukunti lang eh. Talaga yung naka-expose. So, kailangan nating putin. And, yeah. Kaya nga lang sabi ko, malas tayo. Meron lang tayong 3 pieces na nakuha. And, para makraft tayo, kailangan natin ng at least 100 MB or millibucket ng copper para mahapag-craft ng isang tool. So I thought it's over, but no. Kailangan natin maghanap ng limonite ulit, ng isang deposit. So yeah, at least na-mark naman na natin siya. Ha? Huh? So meron lang pala dito malapit sa base. Oh, okay. So looks promising. So try lang nating magpa-north. All right. So meron dito tayong nahanap dito, guys, na deposit and Precom. And so meron na tayong 4. So mark lang natin copper. O yun, meron pa. Wala tayong torch. So naku, mukhang maliit lang din to guys ah. Wait, that's it? 2 pieces lang? Oh no! Wait, seriously? Huh? Raw duck? May duck na namatay? Okay. Wait, ito lang talaga? 2 piraso lang? Oh, no. Meron pa dito. Give me more. Wait, that's it? 3 pieces? Oh no. So that's what I'm saying guys, diba? Sobrang hirap ng progression. Pero I like it. Kasi pag nakapag-progress naman na tayo guys,
medyo madali-dali na lang, dali-dali na lang naman. But yeah. Kailangan natin maghanap ng proper deposit. Copper ulit. Okay. Okay. Wow, mukhang promising to guys ah. Baka meron lang siya dito. Gawa tayo ng campfire. So, para gumawa tayo, para makagawa tayong campfire. So, one log. Three sticks. Three straws. Then fire starter. Boom. Then para magawa tayo ng torch, ayan, luluto natin yung twig or yung stick. Ayan. And sadly, ayan, one at a time siya. Yun, hindi natin pwedeng ilagay yung buong 27 stops. And may fuel din siya, guys. So I think ito yung initial fuel nung log na linagay natin. So gawa tayo at least 16 siguro. So yun naman yung maganda. 1 is to 2. I mean 2 is to 1 or the other way around. Kala ko naman cave. Kala ko exposed siya. Kasi sometimes exposed yung ore. Sad. Please, huwag mong sabihin yun lang yun. Oh no! I think yun lang yun. Dalawang copper lang. Ngayon. Oh, rabbit. Yeah. I think dalawa lang. 2 pieces lang yung nakuha natin dito. Yes, sir. Copper. Okay. Then, alright. May pwede na tayo mag-craft ng isang tool. Ooh. More. More, please. Uh-oh. So, I think expose siguro to. I'm not sure.
But yun, naka 14 na tayo. So yun, meron pa sa baba. No. Hindi tayo makasira ng blocks. Oop. Oop. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alright. Nice, nice. So, pwedeng expose tong copper na to. Kasi may cave dito eh. Check natin. Torch. Yan. Okay, wala dito. Let's just... Okay, dead end. Dito. Wala. So I think kailangan pa rin natin siyang hukay. So kala ko expose. Kung expose siya guys, mas mapapabilis yung progress natin. Unfortunately, hindi siya expose. So meron na tayong 20. Pwede na tayong gumawa ng dalawang tools. Pero I think ipupush ko siya up to 30. And so kailangan ko pang humanap ng 10 pieces. So explain ko sa inyo kung bakit after natin makakuha nung kulang. Okay? And also, pag tumingala ka guys, and pwede mong inumin yung ulan. .73. Mabagal. Okay. Nagugutom na naman tayo. Alright. So after, let's see, how many travels? Ayan, meron ulit tayo nakita dito. So, one. So, imamark na lang natin siya. Copper. Meron pa dito. That's it? Oh, come on, dude. Yeah, I think that's it. Well, I think for now, what we can do is i-craft na natin yung prospector's pick. No? And I think magsisettle na rin tayo dito ng temporary base. Yeah, I think maganda naman yung location. Ooh, lucky. So, meron pa dito. Copper. Okay. Okay. Okay, dalawa na lang. Alright. Oh, may bonus pa. Alright, alright. So, may copper ulit dito. So I think okay na yan. Medyo nalibot na natin yung buong, halos buong mapa. No, I'm just kidding. Maluwang pa yan guys. Konti pa lang actually yung natatravel natin. But anyways, yeah. So, hanap tayo ng magandang base for a good place to start. So okay naman siya, okay naman dito actually. Ayan. Ang ayoko lang is kung andito yung copper. So maghuhukay tayo dito.
And then, advice ko lang guys, kung lalaro nyo rin tong pack na to, is, magbibuild kayo ng base, make sure na may katabi kayong pond or rivers, and wala tayong nakita ng river, and kasi ito yung pinakamadaling kuhanan ng power, and for create mod, and so yung water wheel, and water wheel, and so yeah, siguro pwede na dito, pwede tayong mag-start ng base dito. And meron pala tayong horse, asan yun? Hindi nakikita dito. And may kabayo tayong nakita doon. So pwede nating i-tame. No? Pero for now, linisin muna natin itong area natin dito. And so first thing, gawa tayo ng large vessel. Kailangan natin ng inventory space. Yes. Okay. So yan, pwede nyo gawing touch yung straw. And craft nyo lang ng sa 4x4. And then yes, white sand na muna. So craft lang tayo ng large vessel para mailagay natin yung mga food natin. Yan. So 1, 2, 3. So V, then V ulit. And kailangan natin ng nako. Pwede natin tanggalin dito. Ayan. Then kailangan natin ilagay yung ating copper dito sa vessel. Ayan. And also, kailangan natin mag-craft ng molds. So una, gawin tayo yung pickaxe. Yun. And then yung prospector's pick. Yan. Tama. And yung saw. Bakit saw? And so kaya naghanap tayo ng at least 30 na copper bits or small malachite, which is copper, and para makapag-craft tayo ng pick, ng prospector's pick, and then ng ito. So, ayan. So, yung saw, yun yung tool para makapag-craft tayo ng crafting table, chest, and marami pang iba. So, napaka-importante nun kasi if mag-explore tayo ng world and then ganito yung inventory natin, so wala tayong paglalagyan. Yeah. And importante rin siya, guys, pagka magma-mining na tayo. And papakita ko sa inyo after natin iluto tong mga to. Oh, kulang. Isa pa. Boom. So, nalagay na natin yung ores. Yep. Yan. And then, logs. Kukulangin ata tayo sa logs. And yes, tama. Kulang nga.
So punta lang tayo dito sa ating east. Dahil marami namang puno dito. Ayan. So ito na yung start ng progression natin. After natin makakuha ng copper. Ayan. Medyo sunod-sunod na dyan guys. Kasi pwede na tayong makapag-craft ng set ng chest and what not. Nakukulang pa rin. Oh no, we're hungry. So 1, 2, 3. Ano pa ba? Garlic. Yeah. Yan. So far ito lang yung kinakain natin kaya hindi tumataas yung health bar natin. Ayan. Actually bumababa nga siya oh. Kung kita nyo. Diba? So saka na natin problemahin yan. Yan. Yun yung isang purpose guys kung bakit magandang gumawa ka ng base malapit sa ponds or lake para pag nauuhaw ka. Ayan. Okay. Ah, logs. Nasa sidetrack tayo. Boom. Ayan. So, maganda lang tayo ng 8 minutes guys. Ayan. So, kailangan natin itong bantayan kasi yung linagay natin sa vessel na copper is may time frame lang siya na mag-stay siyang molten or liquid and para ma-transfer dun sa mga molds. So kailangan natin siyang bantayan. So kailangan natin bilisang i-transfer siya sa molds para makraft natin yung mga tools natin. So Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Grab that. Then right click. So yan kung nakikita nyo natatransfer yung copper. And then prospector speak. And then saw. And there you go. Okay, collect na rin natin itong mga vessels natin. So for now, since temporary pa lang naman, dyan ka muna. Dyan. And now, pwede na tayong magcraft ng crafting table. Wait. So para matanggal siya sa mold guys, shift right click. And, or pwede rin siya dito. And syempre, kailangan natin ng stick. Wow. Aha. So, meron na tayong pick, prospector's pick, and then ng saw. And, para makapag-craft na tayo. And, may logs tayo dito. Kailangan natin ng saw. Then, birch lumber. Ayan. And para makapag-craft ng crafting table, kailangan natin ng 4 na planks. Ayan. And then, crafting table. Yun. O, diba? Grabe ba? Wait. Huwag dyan. Lagay natin siya dito. Yan. Then gawa na rin tayo ng chess. 1, 2, 3, 4. Yan. So yun naman yung maganda guys. Hindi siya full planks para makagawa ng chess. So lumber lang ang kailangan. So pwede natin ilagay yung mga bagay na hindi muna natin kailangan.
Yan. And I think start na rin nating magplant ng seeds. Kasi, ayun nga, anong season na ba? So, early summer pa rin naman. So, yeah. Naku po. Nasira na nga ang ating shovel. Isa pa. So magandang mag-start na tayong mag-plant ng crops kasi yung crops dito matagal din siyang tumubo o lumaki. And again, ayun nga, may certain temperature and hydration lang din sila kung saan mo siya pwedeng itanim. I think bawasan pa natin. So, ganun. Yun. And then sakto. So yan, may kita nyo guys, may hydration, 100% nitrogen, phosphorus, potassium, 0%. So I think yan yung level nung yung nitrogen, phosphorus, and potassium, yung level ng fertilizer. And hydration is yung tubig. So, pa tayong seed. Ano ba pwede nating? Oh no. Ayan. So, rye seed, saka barley, garlic, cabbage, beet. So, ayan. Ano bang mga... So, ayan, makikita nyo. Temperature, okay siya, good. Pero hydration, masyadong mataas. Mataas pa rin. Mataas pa rin. Ayan, good. So, dito... How about beet? Naku. Naku. Naku po. So mostly sa kanila hindi kailangan ng tubig. So and nating extend. So I think nako, too high pa rin. Too high. Too high. So dito, too high pa rin. Oh no. Huh. 1, 2, 3, 4, 5. What if i-elevate na lang natin? The hell? So, elevate na lang natin siya dito. And then, so, yan, hydration lang is 27%, 28. So, yan. So, don't worry guys, hindi siya natatrample. Unlike sa vanilla, yan. Kahit talong-talong tayo dyan. So, barley. Okay, good siya dito. Good din siya dito. And then dito. About here. Okay, hindi. So dito. Ayan tayo ng barley seeds. And rye. Okay, good din yung rye. Cabbage. Okay, good. Garlic. Okay, good. Yan. So, kuha lang tayo ng wood. Isa pa.
Yan. Habang may liwanag pa, no? And also, but punta na lang kaya natin tong horse. Pakainin natin. Kasi guys, yung mga horse or yung mga animals na pwede mong i-pet dito or gawing pet is kailangan mong pakainin para ma-reach yung certain familiarity. And that's the only time na magiging pet mo sila. Kumbaga, itatame mo sila, guys. Pero unlike sa vanilla, di ba? Na papakainin mo yung horse ng sugar. Tapos, mas mapapag... Excuse me. They killed my horse. No. You guys? Oh my god. I'll avenge my horse. Don't worry, horsey. I got you. Got you, horsey. So try natin patayin tong mga wolf dito. Yung mga heartless na wolf. No way. That's what you get. See? Kung di nyo pinta yung horse ko, di... Di ko kayo kailangan patayin. But, yeah. Kailangan natin ulit maghanap ng... horse. Sayang yun, guys. Nasa 10 point something ata. No? Yung kanyang... speed. Ayan. So, marami dito oak logs. So, kukuha lang tayong oak logs. Since ito yung I think mas madaling makuha. Wow. That's a lot. Kulat naman ako sa'yo. Okay. Yun. So ito, pwede natin siyang idagdag sa salad natin. Tatlo. So pa tayong... three vegetables. 1, 2, 3. Then 1, 2, 3. Yan. So, an healthy salad. O, diba? Oh. Di pa rin na-satisfy yung hunger natin. Siguro. Abot ba to? At itong chicken. I mean, duck. Raw duck. Okay. Umabot naman. No! So, medyo malapit na tayong makapag-craft ng bread. Okay. Ooh, nice. And yeah, we're kinda running out of food, but anyways, so iwan lang ulit natin yung mga natin kailangan na items. I think craft pa tayo ng chest.
So, gusto kong bungkalin to guys, pero i-check muna natin dito yung copper dito. Sayo ako namang magbutas malapit sa base natin. No. So, here's how we're gonna do it. Okay, so may copper dito. Tapos, i-right click natin yung prospector's peak. Yan. So, yan. Nakita yung traces of malachite and medium. So, nothing. So, hahanapin natin yung center point. So, kumbaga, kung yan, nakita nyo. Found traces. Ibig sabihin, medyo malayo na tayo. So, pag pinush pa natin, yan, wala na. Found nothing. So, yan. Traces. Traces of malachite. Traces pa rin siya dito. Traces pa rin. Medium. Medium. Gypsum. Ano yung gypsum? Small. Nako, mukhang wala pa rin. So, pinaka mataas na nakita natin is large. And dito siya banda, no? Dito ba? Nag-large ba siya? Hindi, parang anay medium. So, try naman natin dito sa ibang direction. Medium pa rin. Traces na lang din siya dito. About here. Small, small. Traces. Traces. Traces pa rin. Naku. Mukhang mahirap to hanapin, ah. So, try nating i-identify. So, traces pa rin. Found natin. Medium. So, since medium, yung pinakamalaking nakuha natin. Mag-base tayo dun. So, papunta dito, wala na. Panay small. So, dito yung start ng medium. Asan yun? Ayan. So, forward lang tayo hanggang... Medium pa rin. Medium pa rin. Medium, medium. Small. Small na. Traces. Nothing na. Found nothing na. Okay. So, saan yung last na medium? Traces. Small. Small. Then medium. So, ngayon magbibilang tayo, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, 6 plus 6, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung center point. Nitong possible na center point. So, ngayon pagpapaganto naman tayo. Left and right naman. Medium, medium, medium. Nating na. Medium pa rin. Traces na. Medium gypsum. Malachite, traces, medium malachite pa rin. Okay. Okay, okay. Small, small. Found natin. Say, saan yung last na medium? Yun ba? Yeah. Dito. Malachite. And then dito rin. Medium, medium. Traces, small, found nothing. Gypsum, found nothing. Ayan, wala na. Saan siya nag-medium? Small, medium, ayan. So, bibilangin ulit natin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. So, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Then, ito. Ito yung possible na center point. So, gagawin natin is, saan tayo maghuhukay? Ayan.
Okay. Sana natamaan natin, no? Kasi may chance na wala pa rin eh. So, hanapin natin yung prospect. Found natin pa rin. Okay, medium. May chance. Found natin. Then medium gypsum. Medium malachite. So I think malalim. Traces? Really? Traces na? Medium? Traces? Oh no, mukhang mali tayo ng hinukay guys. Ay, hindi. Nagme-medium pa siya. May chance. Small. Okay. Found nothing. Found nothing. Found nothing. And yeah. Think mali. So, hindi natin natamaan yung center point. Wala na to. Wala natin tumaas ulit. Pero no, don't worry guys, since nade-detect naman siya nung prospector's peak, meron talagang deposit dito. Yun nga lang, hindi natin makita kung saan yung talagang center point niya. So ang ginagawa ko pag ganun is ito. So ito yung possible center point natin, right? So maghuhukay ako. Faces, medium, medium, medium. Ayan. So maghuhukay ako sa end nung medium. Ayan. So ito yung end. So try naman natin dito. I think kailangan natin ng building blocks. So gather lang tayo. So yun yung way ko, pero merong explanation or deep explanation kung paano mo talaga mahanap yun. Deposit. Pero so far dun sa napanood ko, yun yung parang naintindihan ko. So and so far dun sa mga andun sa test world ko, yung sa ganong process is nakahanap ko naman siya. Yun nga lang, minsan palyado, ayan. Gaya nga na ito, pumalya tayo. So, pwedeng hindi talaga yun yung center point. Really? Pero yun yung pwede natin gawin. Uy! Yan pang bonus. Traces na rin siya dito. Siguro maliit lang talaga to guys. Pero, yeah. Try natin hanapin. So, tatamaan at tatamaan naman natin to guys. Basta nahanap natin yung possible center point. Ayun, nahanap na natin. Ah, gypsum pala to. Sayang. I thought it's copper. But, yeah, copper. Ayan. See? So, yun lang, yun yung parang way ko para mahanap yung deposit. Ayan. So, ngayon, is kailangan natin gumawa ng support. Ano ba to? So, para makagawa tayo ng support. Ayan. So, gamit nito guys para hindi tayo maka-encounter ng anong tawag dun? Para hindi mag-collapse yung hinuhukay natin. Ayan o, ayan. Parang ganun. Yung mga ganung collapse. Ayan. Kasi pwede tayong matabunan. And may way rin para gamitin to. So, base kay El Mango.
May explanation dito sa book eh. Meron nga ba? Or wala? Ito, support names. N. Yan. Okay. So, only horizon support, horizontal support beams cause nearby blocks to be supported. And horizontal support beams. Horizontal, so yung ganun, straight. Any block within a 9x5x9 area centered on a horizontal support beam is considered supported. Okay. Pero sa akin, ang ginagawa ko is... Oh no! Oh no! It's collapsing. But yeah, yung sa akin yung ginagawa ko para mas... Ayun na nga. See? Yun yung pwedeng mangyari. Umatabunan tayo. Since most of the blocks na is affected by gravity. Ayan. So sa akin ang... Yan. Hindi ako pinapatapos magsalita yan. So sa akin, ang ginagawa ko is sa una ganito. So meron akong one gap na iiwan para makapag-continue ko forward. Yan. So tingnan nyo, since may support beam na tayo dito, so isusupport na nga yung area. Ayan. O, diba? Hindi na bumabagsak yung gravel. Ayan. So, gravel yan. So, yun yung gamit nung support. So, kaya rin tayo gumawa kaagad ng saw. Kasi, magagawa mo lang yung support using yung saw. So, yun. So, yun. So mag-start na tayo mag-mine dito para maka-craft na tayo ng iba pa nating tools. So may 3 types yung ores dito. So ayan, normal. So pag normal is nakakapagbigay siya ng 25 MB of copper pag inismelt. Yung poor naman is 15 and then yung rich is 35. And yung small naman, 10. Ito yung napupulot mo sa... Oh, sa surface. Ayan. So, yun. So, magmamay lang ako muna dito, guys. Kulit lang ako ng resources. And then, update ko kayo pag may interesting na nangyari.
Alright guys, so I think maliit lang na deposit yung nakita natin dito, no? Kasi pag gagamitin ulit natin yung prospector's pick natin, panay traces na lang siya guys, oh. So hindi na siya medium or small, so meaning siguro may isa or dalawa na lang na malakite dito. But yeah, anyways, and so yung iba is nandun na sa base, iniwan ko na dun kasi nauhaw ako, and then nag-replenish ako ng hydration and iniwan ko dun yung iba. And also yun nga pala, so pag magmamine tayo dito guys, so let's say ito itong block, ayan, so makakakuha tayo ng loose limestone rock. So pag clean off natin siya sa 4x4 grid, and magiging limestone cobble siya. And may mga gamit to guys, and so pag maabot na tayo ng create, pwede natin siyang gawing gravel or maging raw limestone, or pwede rin natin siyang i-wash, then makakuha tayo ng copper, bismuth, iron, and iron. Yan. And then pwede rin siyang gawing lava, pero I think masyado pang malayo to. Pwede rin natin siyang gawin ng frame lever. Ayan. So dinagdag ko actually itong mod na frame blocks, and wala actually siya sa original na mod pack. Ayan. May tinweak ako ditong iba, gaya nung map. So yung map dapat dito is yung journey map, pero ayun, makain siya sa resources sa PC. So pinalitan ko siya ng Xerox kasi mas minimal lang yung kailangan ng Xerox. And itong raw limestone naman, ayan, is pwede siyang gawing, ayan, crushing wheel. And ano pa ba? Alam ko pwede rin siyang gawing and ito, shaft para sa crate or trash can. And nilagay ko lang din tong trash can guys, kasi masyadong may mga items na masyadong nag-occupy ng space. And then pwede rin siyang handstone and millstone. And so para makakuha tayo ng grind, I mean ng raw version nito, so yan, raw limestone. So kailangan nating i-mine yung sides ng raw limestone. And then magpa-pop siya yun. Kita nyo. So let's say na ito, itong sa center. So kailangan nating tanggalin yung mga nakapalibot na blocks. So itong side dito, yung sa baba. So i-make sure lang natin na hindi siya naka-attach sa mga blocks. Ayan. And boom. Ayan. So ayan. And then yung gypsum, hindi ko kailangan masyado yung gypsum, ayan. Kasi yung gypsum, ang gamit lang niya is, ayan, panggawa nitong alabaster brick. So isa lang siyang parang fancy na brick. Ayan. So yeah, taas na tayo. And I think tatapusin ko na muna yung first episode natin dito. So at least na showcase naman natin yung mga basics, no, na kailangan gawin, and yung mga ipa-priority natin, no, sa paglalaro or kung paano natin itakal tong mod pack na to. Ayan. So yeah, tatapusin ko na lang muna dito yung episode, yung ating first episode, kasi medyo naubos yung oras natin pag-explore actually, no? So yan, so dito tayo. And so thank you guys sa pagsama sa akin dito sa ating journey dito sa Auto Terraferma Craft. And ayan, i-continue natin to kasi medyo na-capture nga nito yung interest ko, na-excite akong laruin yung mod pack. So especially yung create. And so na-try ko na yung create matagal na guys, pero
yung early days pa lang niya. So may mga marami nang nadagdag, marami nang nagbago. So excited akong i-explore ulit yung mod na yun. And yun. So again, thank you guys. And see you in the next one. Goodbye.